Opo, nakarating na po sa amin yung report na yan kahapon, and immediately, ito po ay tiningnan ng DILG at nagbigay na po ng direktiba si Officer in Charge Bernardo Florese sa Philippine National Police. Dinulog po namin ito sa Kampo Krami mismo sa pinuno ng Joint Task Force COVID Shield, si Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. At si General Binag po mismo ang nagbigay ng assurance sa DILG na may isang team mula sa Pro 4A, sa Police Regional Office 4A, na magsasagawa ng kaukulang investigasyon. At I wish to assure the public na kung may lalabas pong paglabag ang ating kapulisan dito sa nangyaring ito sa Cavite, ay papanagutin po natin, sasampahan po natin ng kaukulang kasong administratibo at kasong kriminal ang sino mang mapapatunayan na lalabas sa investigasyon na may kinalaman sa paglabag sa batas dito sa nangyari sa di umano nangyari sa Cavite. So, hayaan po natin gumulong ang investigasyon ng PNP. Sa level naman po ng LGU ay nangako rin po sa DILG ang local government unit nitong nasasakupan kung saan nangyari itong incidenting ito, na sila rin po ay magagawa ng kaukulang investigasyon kung may pagkukulang naman yung barangay na nakakasakop dito sa incidenting ito.